Yung ginawa natin na PVC, mga boss, natapos na natin. Na-flat na natin siya. Okay na yan. Sa mga boss natin na gustong gumamit ng makapal na yero. So, yung makapal na yero na yon, siyempre naka-plane na yon, gugupitin nyo na lang. Bali, 8 inches ang kinuha nating sukat para meron namang space yung ating pattern. Susunod na gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sukat na ginawa natin doon sa ating concrete jamb or concrete door jamb. Ito po yung sukat nating gagawin. I-explain ko po to sa pamamagitan ng paggawa dito sa papel. Bakit natin gagawin sa papel? Hindi ba pwedeng direkta ka na lang doon sa PVC natin? Pwede yon sa PVC, mga boss. Pero para mas ma-explain ko sa inyo, gagamit tayo ng coupon ruler. Mas magandang gamitin ng ruler, mga boss, kasi malilit lang naman yung details na to. Mas madaling magsukat kaysa doon sa metros. At saka kagandahan pa nito, mga boss, pag dito natin ginawa, pwede nyong i-actual para hindi nyo na kailangan pang ulitin yung sukat doon sa PVC natin. So, umpisahan na natin. Tulad kanina, kumuha tayo ng 8 inches. Sukatin natin ng 8 inches. 8 inches, guhitan po ninyo, magkabilaan. Pagkatapos, guguhitan natin. Ito na yung boundary natin para parehas doon. Okay. So, yan na yan. Tupihin na lang natin para hindi kayo malito. Ano yung susunod natin gagawin? Una, sumukat kayo ng 1 inches sa gilid. Itong 1 inches na to is yung part na papatong lang para meron namang space. Okay, 1 inches. Guhitan natin. Ayan. Pagkatapos, sumukat kayo ng 1 inches dito, sa side. 1 inches din, mga boss. Okay, guhitan nyo. Magkabilaan. Yan. Tsaka punin nyo guhitan. Okay. Makikita ninyo, naka-eskwala na yan, mga boss. Pagkatapos, susukat kayo ng 2 cm. Sulatan natin ng sukat para hindi kayo malito. 1 inches. 1 inches. Yan. 1 inches by 1 inches. Pagkatapos, sukat tayo ngayon dito ng centimeter naman tayo ngayon. Dito, 4 cm. 4 cm. Guhitan po ninyo. Sulatan natin. 4 cm. So, nakikita nyo, ginuhitan na natin dito yung 4 cm natin. Aangat tayo ngayon dito. Aangat tayo ng 1 cm. So, guhitan naman natin ngayon sa part ng pinagguhitan nyo ng 4 cm ninyo. Okay? Ito yung 1 cm natin. Ngayon, guhitan naman natin ngayon yung 4 cm natin. Pataas hanggang doon sa 1 cm. Okay, yan. Sulatan natin. 1 cm. Ngayon naman, mula doon sa tuktok ng 1 cm, mga boss, ito, kukuha naman tayo ng 8 cm. So, 8 cm tayo. Doble doon sa unang nilagay natin. 8 cm. Markahan po ninyo. Siguraduhin pantay po, mga boss. Guhitan natin ngayon yung kinuha na natin ng 8 cm. Yan. Susunod naman ngayon yung ibabaw niya. So, ikokonekta natin itong 1 cm tapos dito sa 8 cm. Mula dito sa kabila. 1 cm din po dito. Tsaka natin ikokonekta. Burahin natin yung sobra para hindi kayo malito, mga boss. So, nakuha na natin to, yung pinaka-importante dito sa hamba natin. Ito yung pinaka-mahalaga. Ang 4 cm tapos yung 8 cm natin. 8 cm. Yan yung pinaka-mahalagang parts. Ngayon naman, tungkol naman dito sa gilid, lalagyan natin ng design. No? Madalas kasi sa mga hamba, may mga disenyo yan. Siyempre, dagdag pang paganda. Kumbaga. Pwede na to, pero siyempre, mas gusto natin ng mas maganda eh, di ba? Pwede nyo kayong maglagay ng design dito. Pwede kayong gumawa ng gusto ninyong design or kung meron kayong naiisip na design. Pero ito yung common na design. Papakita ko sa inyo. Ilipat natin tong isang sukat para hindi natin matamaan. Dito tayo. Ilagay natin sa loob. 1 cm. Kasi dito tayo maglalagay ng design. Ngayon, kung tatanungin ninyo, gaano kalaki o gaano anong sukat ng design na yan? So, gagamit ulit tayo ng centimeter. 1.5 cm. Ito po yung standard. Para sa kwarto po ito. Pero kung yung mas malalaking mga pinto, i-adjust nyo po ng mas malaki. Pero, pwede na po itong gamitin din sa main door. So, guhitan po ninyo yung 1.5. Sulat natin. 1.5.
centimeter. Okay, pasensya na kayo sa sulat ko mga boss ha. Yan, 1.5 yan ha, 1.5. Tapos, mula sa 1.5 na yan, guhitan ninyo. Yan. Dito naman mga boss sa design, pwede nyo gawin ito. Guhitan nyo po yung medyo taas nito ng 1 cm. Tapos yung 1.5 cm, medyo nasa baba siya, guhitan ninyo. Tsaka lagyan nyo lang ng parang alon. Okay, ganyan. Pwede na yan. Design na yan. May magandang design na nga bubuo dyan. Pagkatapos ninyong gawin yan, irisin nyo na po ito. Ayan po yung ating sukat sa concrete hamba. Ngayon, dahil nakuha nyo na yung sukat nito, mas madadalian na kayong gamitin ito dito. Papaano? Papaanong paraan? Kasi, pwede nyo nang guntingin ito mga boss. Pagkatapos saka nyo ilapat dito, tapos saka nyo nalang sundan ng lapis, hindi na kayo mahihirapan na dito kumuha ng sukat sa ating PVC. Ngayon naman, pwede rin naman natin ulitin kung anong ginawa natin dito. Same lang din, pareho lang din yan. So, para pakita ko sa inyo, kung gusto nyong gawin ditong direkta, parehong proseso lang din. May kuha tayo ng 1 cm dito. 1 cm, 1 cm din dito sa baba. 4 cm. Yan. Guhitan natin ng 1 cm pataas. Yan. Matapos, kuha tayo ng 8 cm. Guhitan natin. Na ang taas ay 1 cm. Markahan ninyo yung 1 cm. Guhitan nyo ngayon yung parehong 1 cm. Markahan nyo ngayon yung parehong 8 cm. Okay, yan. Tapos guhitan natin ngayon, pababa. Ngayon, para naman sa design, 1 cm or 1.5 cm. 1.5, kunin natin yung 1.5. Yan. Tapos, mula dito, kuha tayo dito ng sukat sa taas. Tapos, sukat nito naman sa baba. Tapos, maglalagay na lang tayo ng parang bilog. Ganitong bilog. Irisin na natin yung mga sobra. Yan. Guhitan din natin itong baba para hindi tayo malito. Para pantay pa rin. Okay, irisin na natin lahat ng sobra. So, yan po yung pattern natin. Ganyan lang po kadali yung paggawa. Napakasimple lang. Kailangan nyo lang pong kabisaduhin yung bawat sukat na standard na sukat ng ating hamba. Importante yung sukat dito. Ang sukat nito mga boss, 4 cm by 8 cm. Tandaan nyo po yan. Kapag nakabisado nyo na po yung sukat na yan, alam nyo na rin yung pattern. Yan. Susunod natin gagawin, i-grinder na natin. Pwede kayong gumamit ng grinder, pwede rin kayong gumamit ng rigaring bakal. Pwede yon. So tara, grinderin natin. So pagkatapos ninyong i-cutting, ito yung kalalabasan niya mga boss. Okay? Itong pattern na to, ito yung ginamit natin dun sa video, dun sa napanood ninyong paggawa ng concrete hamba. So ganito rin lang ho yung resulta niya kapag ginawa nyo ito. Okay? 4 cm by 8 cm. Kapag ginawa nyo naman ito mga boss doon sa ating makapal na yero, gagamitin nyo doon gunting. Parehong proseso din, gunting pero yung gagamitin po ninyo. Or kung meron kayong iba pang pwedeng gamitin na mas madaling pang cut doon para makuha po ninyo. Yung mahalaga doon is yung kanto, ay yung bawat kanto, tapos yung details niya ay mabuo po ninyo. So once na nabuo na po ninyo katulad nito, pwede nyo na pong gamitin ito na makabuo ng sarili ninyong concrete door jamb o kaya naman concrete hamba. Pwede kayong maglagay dito ng eskwala. Yan, ito sa eskwala dito mga boss para hindi kayo mahirapan. So makikita nyo dyan na nilalagyan natin ng eskwala para mas madali. Sana'y nakatulong sa inyo ito. Sana'y magawa din po ninyo at makagawa kayo ng sarili ninyong hamba na gawa sa semento. Okay, tandaan po ninyo 4 cm by 8 cm at yung mga sukat na ginawa natin dito
Kailangan nyo pong tandaan yan para magawa yung ganitong sukat. Sa mga hindi pa po nakapanood kung paano natin in-apply ito, mga boss, panoorin po yung video natin, nandyan po sa link sa baba. Pindutin nyo lang po yan at isa po yung tutorial or ipapakita ko dyan kung paano ginagawa yung concrete hamba gamit ito. So yun po, maraming salamat sa panonood po ninyo. Shout out kay Lito Dawaton from Jensen. Shout out kay Richard Maynar from Cavite. Shout out kay Joe Salem sa Bogie Salem and Family. Matilde Tubig from Francisco CA. Dolan Noble Facial from Jubail KSA. Kay Nolski TV at sa Dimape Family sa Cebu. At shoutout kay Ang Probinsyanong OFW from KSA. Kay Basher Solid, Visley Jr. Villarta from Batangas. Kay Martin B. from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout kay Vanji Katama. Shoutout kay Fidel Blanca from Virginia, the Blanca family. Jen Architecture, Ping Galaraga from Pangasinan. Kasugit TV, Joeb Scribe, Yuri Boy TV.